Zacateca. Bakit daw? Teka, teka. Kailan kaya? Teka, teka. Teka! Ito na ang tambalang Mod Ilagan at Senyor Ray Pacheco sa programang Teka, Teka! Alas 4:30 na, balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic, at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka, Teka! Alas 4:30 na sa DWIZ. Ganda naman yan. Preparation. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kayo ay nasa programang Teka Teka. Ito po ang inyong lingkod, Mon Ilagan. And muli, Merry Christmas! Maligayang Pasko. Nako, medyo maluwag. Merong area na maluwag sa Metro Manila at meron din namang area na masikip dahil po sa lahat ng tao ngayon ay nagdiriwang ng Kapaskuhan. Pasko pa rin naman kahit na 26 partner. Magandang hapon sa iyo. Pinakamahaba ang Pilipinas. Pag nagdiriwang ng Pasko. Hanggang tapos na yung... Meron pa tatlong hari. Bumati ka muna. Bago ka magkwento. Nasaan ba tayo? Oo, hindi. Yan, dyan nakaupo. Ano ba ito? Ay, teka na ba tayo? Teka na. Sorry. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas. You know. At siyempre, ito pa rin po ang panatuntunan ng Teka Teka. Hanggang alas 5:30 po kami ng hapon. Ayan. Ayun. So, paano ka ba nagdiwang ng Pasko kahapon? Marami kong tao kahapon, bisita. Marami nagkapuyatan eh. Marami nagkapuyatan. May nagkapuyatan. Yung iba napuyat dahil sa pagbabantay ng bagyo, si Ursula. Hindi, ang kawawa. Yung mga nasa lalong-lalo yung nando sa Eastern Visayas, sa Eastern Samar. At nasa mga pier. Sa mga Pantalan. Yun ang mga stranded. Yun ang mga na-stranded. Yun ang mga medyo inabot ng siyam-siyam. Alam mo, yung bagyo Ursula, ang daming permission na ibinigay, lalong-lalo na sa mga kababayan natin. Unang-una, may mga power outages. Pero sinisikap ng Department of Energy na bago magbagong taon, partner, senyor, ay maibalik na ang kuryente. Diyan sa may Sibuyan Island, sa may Romblon, yan. So, medyo wala hong ano dyan, may mga power outages dyan. Meron ding storm surge at meron ding baha. In fact, 20 mga kabahayan ang na-wash out, no? Nako. Na washed away ito, yan, diyan sa Eastern Samar. And there were about mga 1,200 families ang nag-evacuate at affected nitong bagyong si Ursula. Ibig sabihin, malakas, no? Yung scope niya, malaki, in the same manner na parang malakas tisoy pa. Na, ang ulan, grabe. Kaya malakas, biro mo nakapitong landfall, malakas pa rin. Pitong landfall yun? Nakapito yan. Grabe. Mo ba, alam mo, isang landfall lang, di ba humihina dapat? Oo. Siya ay baligtad eh. Nakapito grabe pa. Grabe ito. Oh. Si Tisoy, there was one time, I remember, in Oriental Mindoro, naka-apat na landfall. Ito, pito. Nakapito yan. Matibay, ano? Pero in the same manner, senyor, naging maganda rin naman dito sa Metro Manila kasi sabi naman ng National Water Resources Board, NWRB, ba nagdulot naman ng pagtaas ng ating Angat Dam? Ayun. Pero kulang pa rin. Kulang. Kailangan hindi naman sa atin nakasentro eh. Hindi naman sa sentro, sa Central Luzon eh. Kung sa Central Luzon nakasentro yan, puno ang tubig natin. Baka nag-ano pa tayo, baka nag-release pa tayo ng tubig niyan eh. Yes, pero the latest fatality dito si Ursula, 15 pa rin. So yan ang mga kaibigan ng ating inaantabayanan. And at present ngayon, sabi ng ating communication staff ay nagbi-meeting ngayon itong mga PRRD, PRRDMO. Yan, Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer at gayon din ang mga LGUs, nag-a-assist sila and mga national agencies. Nag-a-assist sila ngayon tungkol sa bagyong si Ursula, yung damage nito, agrikultura sa bahayan, etc. etc. Yan. Ang mabuti naman, meron na rin palang cellphone. May cellphone na. Naibalik na. Yes, meron na. Sana nga unti-unti yung power outages. Pati yung Smart and Globe, no? Sabi yung mga telecommunications, ay sana maibalik po ngayong hapon. Okay? So kayo naman, mga kaibigan, mga Pilipino, mga pamilyang Pilipino, kamusta ang inyong Kapaskuhan dito sa Metro Manila and nearby provinces? Kamusta? Yan. Siyempre, so, alam mo na kagad ang mga reklamo talaga, pinaka nagreklamo, siyempre yung mga nasa pier. Doon na gano'n eh. Doon na inabutan eh. Talagang sabi nila, nagtiis na kami rito. Pero itinuloy pa rin. Wala ka magagawa. Hindi nga naman, mabigat, kulang sa budget sila dahil kaubusan na nga ng pera doon eh. Pero at least daw, naituloy pa rin nila.
Oh, pero ang sinasabi ng PNP, ang assessment nila, ang Kapaskuhan ay generally peaceful. Yun, no? Yun lang. Pero may mga isolated cases that despite of, halimbawa, itong peace talks at ceasefire, may mga isolated cases na meron pa rin natatambangan sa grupo ng military, ng mga polis at gayon din ng CPP, NPA, NDF. So, let's all pray that this would push through itong kapayapaan na hinihingi po natin para sa ating lahat. Okay, so isa yan sa ating pag-uusapan. Pangalawa, oy partner, maganda rin ito, no? Alam mo ba, nitong magtatapos ang taon, isang maganda istorya dito, sabi ni Department of Labor Secretary, kilala mo ba si Dol Secretary? Dol Secretary, siyempre naman. Si Sylvester, Bello. Hindi si Sylvester Stallone, ha? Sylvester Bello, makakao. Si Secretary Sylvester Bello. Si Secretary Bello. Alam mo, binigay nila, partner, na para dun sa mga foreign work permits. Siguro naman, familiar ka rin sa Pogo. Diba? Bakit? Inopen ba? Hindi, ang dami nilang binigay na mga permits, Sa Pogo? Oo, sa Pogo. More than 100,000 ito sa mga work permits na nag-exceed. Lumampas sa 100,000. At karamihan dito mga... Chinoy. Yes. Mga Inchek pala. Mga Chinese. Oo, mga Chinoy. Hindi nga pala Chinoy. Hindi, Chinoy naman atin yun Grabe. China oil. Pero alam mo, lahat ito, sabi nga niya, yung 100,000 yun, Alien Employment Permits, ito AEP. Okay? Tapos... Alam mo, ang bilang nito, partner, umabot ito ng 82% Aba. Binigay nila ng mga foreign workers, which is about 97,283. Okay. O tanungin mo ang Pinoy partner kung ilan ang binigay nila. Kung ilan? Ilan? 17.7% which is 20,956 Pinoy ang nagkaroon ng trabaho. Aba. Diba? So okay. Parang ang laki ng disparity, no? Pero ito, sinasabi nga nila, tungkol doon sa mga Pogo related it naman ito. Okay? So anong assessment natin doon? Parang, teka muna. Ito, yung data na binigay nila last December 10. Ito yon. So ang point natin dyan, yung mga Pogo workers, especially mga Chinese, di ba, nung isang araw, binabalita natin na ito nai-involve dun sa ibang mga trabaho. Hindi lang yun. Nagkakaroon pa ng mga kaso. Kaso, isa. Ng problema. Ano pa? Yung criminalidad nga. Ano pa? Yung iba na itutulak sa prostitution. Yan. Diba? At droga. Yan. So ang dami nito, pero ito yung pagbibigay ng alien employment permit, kung tawagin natin AEP. Tatlong ahensya ang kasama rito, partner. Ang DOJ, Department of Justice. Pero siyempre, yung Bureau of Immigration is under the DOJ. Okay. So sila yung nakatutok diyan. BIR kasama rin dyan. Siyempre. Kasi, di ba, mayroong claim ng gobyerno na hindi nagbabayad. Hindi nagbabayad ng buwis. Di ba, hindi nagbabayad ng buwis. So, at isa pang DOJ, BIR, no? Bureau of Immigration. Yung tatlo na yan. Silang tatlo ang involved dyan sa pagbibigay niya. At minomonitor itong mga empleyado, mga foreign nationals. Natural. Dapat naman. Puro Chinese lang yan, ha? Chinese lang naman yan Grabe, okay. No? Partner, alam mo ba, di ba ikaw nagpukulang ka rin? Ewan ko ba, kulang pa ba tayo ng Chinese sa Pilipinas? Ako nga, nagtataka nga, baka mas marami na sila sa atin kasi bilyon na yung population nila, China, di ba? So, bilyon na yun. Pero isang rito, ang sinabi nito si kapinapakuha natin, si Senator Joel Villanueva, ang sabi niya, nakaka-alarma talaga yan, yung pagdami at pagbibigay natin ng working permits diyan sa mga foreign nationals. Kasi may mga ibang mga ayun, sabi mo nga, ibang krimen So, magkakaroon ngayon ng investigasyon. Yun ang aalamin nila. Yung mga plans to investigate alleging that Pogos serve as front for other activities. Talaga, ha? Kaya nagkakaluwagan na talaga. Sabi nga, magkakaluwagan talaga Chinese dito. Oo. Marami na tayong Chinese na mga meron na nga tayong Chinoy. Meron tayo siyempre mga purong Chinese. Okay. Katapos, magdadagdag pa tayo ulit ang Chinese. Magdadagdag na naman ulit ang Chinoy. Chinoy. Siyempre, magkakaasawaan yan. Hindi mo masasabi. Dadami na naman ang Chinoy.
Yan. Mm-hmm. Pero, mga, at least halo na yung Pilipino at Thai. Pero ang mga Chinese, di ba, sila yung maraming pera. Eh. Yun na nga lang. Sobra sa negosyo. Pero sila ngayon ang maraming pera. Maraming pera. Oh, basta wag lang ma... Pero last year... Sa akin, year, okay lang. Basta wag lang gagawa ng kabalastugan dito sa Pilipino. Eh, pwede ba naman yun? Yun nga lang. Alam mo naman, pagka... Wag lang aabuso. When the cat is away, the mouse will play. Yun nga lang. Oh. Meron, alam nyo, meron 342 partner na illegal Chinese aliens ang arestado dito sa Quezon City. Mm-hmm. At ito'y nagtatrabaho sa Pogo without actually permits. Na mabigat yan. Illegal yan. Ang tanong, paano ito nakapasok? Mm-hmm. Yan pa, isa. Rocket yan. Kung nakakapasok yan, pagkatapos kayo nagbigay pa tayo ng permit, paano yan? Ang dami na yan. May nakakalusot. At meron pang ibang permit. And then, hindi lang konti ang mga may Chinese na nakapasok. May ibang permit. Ilang Chinese na yan. Then, dami niyan. Buti na. Kung bilang yung nakalusot. Ang mabibilang lang natin, yung bibigyan ng permit. Meron lang tayo ganitong Chinese. May nakalusot na pala ng mga... Di ba naman simbisan ngayon? Sinasakay pa yan sa mga truck-truck? Sa mga barko pala. Yeah, dapat magdahan-dahan ng gobyerno rito sa pagbibigay ng mga permits na ganyan. Though alam natin, no? For example, ang Pogo. So, anong proposal ngayon sa Pogo? Sa Congress, dapat sinasabi nila na kinakailangan taasan at magbigay ng 5% na kinita itong Pogo. Yan, yung 5% license fee of Philippine Offshore Gaming Operations, itutulak nila ito. Okay. Maganda ito. Okay yun. Sapagkat this would generate additional income para sa gobyerno. Okay yun. But in the same manner, kapag pinabayaan mo na maganyan, dapat i-regulate mo rin, kontrolin mo din yung pagpasok ng mga foreign kaso workers. Kaso ba nagbibigay ng pera yan? Hindi mo na i-regulate siya, pababayaan mo na lang yan. Nagpapasok naman ng pera sa atin yan. Hindi natin masasabi. Baka bukas makalawa. Tol, kontrolado na pala tayo ng in-check. Baka hindi natin alam. Chinoy na lang. Ha? Huwag mo silang tatawagin in-check. Chinoy na lang. Chinese. Ang Chinoy kasi sa atin yan. Oo. Pag Chinoy tayo, Pilipino, Chinese na yan. Pag oras na Chinoy. Pero pag oras na... ano mo na? Pure mainline Chinese. Ang tawag kasi natin sa Tagalog. Chinese na lang. O kaya Chinese. Ayan. Yan ang English niyan. Yes. So, ito yung nakakatakot lang, no? Kapag ganitong nangyari yan, no, dapat ito i-regulate naman, kontrolin naman. Ang gobyerno, hindi lang bigay ng bigay. Otherwise, hindi lang ito puro Pogo workers. Baka lumaki yung bilang ng prostitution natin. Pag lumaki yung prostitution natin, then magkakaroon din tayo ng problema dun sa sexually transmitted diseases. Yun na nga. Et cetera. Ang laki na nga ng problema natin sa drugs. Ngayon madadagdagan tayo dito sa prostitution at dun sa diseases. Ayan, doble na. And double whammy yan. And the most is, yung dapat na trabaho ni Juan de la Cruz na mapunta sa kanya, opportunity, nakuha pa nila. Tinan mo yung ano rito, 17.7% as of the last data. Mabigat yan. Malaking disparity yan. Mm-mm. Okay, magbabalik po kami. Sadali-sadali po lamang. Magbabalik po ang Teka-Teka. Teka-Teka, alas 4:30 na. Teka, alas 4:30 na. Nagbabalik po kami sa programang Teka, alas 4:47 na po hanggang alas 5:30 po kami ng hapon. Ayun, Moni Lagan at Senyor Ray Pacheco. Ang inyong makakasama at siyempre ho, ngayon, naku, kanina binabasa ko dito sa board natin, 6 days na lang pala, Senyor. Bagong taon na. Kaya nga puto ka na. 20 na. Hindi pa nga sinasalubo. Hindi pa nga mga ilang araw pa lang marami na naputukan . Mm-hmm. Nakasampuna. Sampuna. Ayan ha. Mga naputukan ha. Despite of repeated warnings ha. Grabe no. Kaya nga pinag-iingat nga tayo dito sa puto ka nito. Alam mo, comparatively, dun sa mga nakalipas na taon, mababa pa rin ito. Yun, mababa. Pero hindi yun . Sana wala na maputukan . Oo. At sana, kasi isipin mo ngayon ha, nasa ang ating PGH at saka itong East Avenue. Oo. Nandiyan ang mga naepektuhan nitong ng banog.
Andiyan sila ngayon, ha? Pagkatapos, naaabutan ng mga nasabugan ng paputok. Yan ang mabigat dyan. Kaya nga sabi nga ng taga-DOH, dala-dalawa na ang aming iniintindi ngayon. Yung naging lambanog, katapos yung paputok pa. Yan, eh. Dahil nga siya, kaya pinipilit nila, kung ako maaari, huwag na lang. Eh, parang, kaso talaga di mo mapigil ang mga tao. Alam mo, ang latest yata, ang findings talagang mataas, yung methanol content, no? Kaya maraming namatay, doon sa uminom ng lambanog. Yan ang latest galing sa DOH-FDA. But anyway, so mga kaibigan, kanina po sa unang bahagi ng programa ng Teka Teka, pinag-uusapan po namin yung epekto ng bagyong si Ursula. And we also would like to monitor yung mga kababayan natin, particularly Eastern Visayas. Yan. So yun po, nasa linya na partner si Ray Gozon, ang siyang OIC officer in charge ng Office of Civil Defense sa Eastern Visayas. Alamin natin na partner, magandang hapon po Ray. Magandang hapon Ray, maupay nga Odto. Yes, hello. Maupay nga kulup ha. Ayun, kulup nga pala ngayon. Ray, ikaw ay nasa programang Teka Teka. Ito si Mon Ilagan, kasama natin si Senyor to, si Senyor Ray Pacheco. Si Senyor Ray Pacheco. So, at the moment, kanina binalita namin na Ray ay 15 itong namatay. So, ito ba'y nadagdagan pa? Wag naman sana na. O nananatili yun ang numbers ng ano, fatalities ng bagyong Ursula? Sir, siguro, dito po sa Region 8, ang may record lang po kami ay 6. Ah, 6 dyan. Okay. Opo, dito sa Region 8. Ang meron kami record as of the moment ay 6. Meron pa rin po tayong 4 na missing dito sa city ng Burungan. 4 ang missing? Ito po sila ay mga mangingisda. Naabutan po sila ng malalakas na alon doon sa laot. Oo. Yung 4 na missing na yon. Yes, sir. Ray, nagkaroon ba kayo ng ano dyan? May mga bahay na na-wash out because of the surge? Meron po. Kasi nagkaroon po ng record dito na nagkaroon ng storm surge sa ilang mga areas ng Eastern Visayas. Although hindi naman po gaano kataas yung tubig. Mm-mm. Pero may mga kabahayan po na tayong nasira dahil sa unang-una yung malakas na hangin. Pero karamihan po sa mga nasira mga kabahayan sa coastal areas are those houses that are made of light materials. Oo. For Region 8, no, ang affected municipality, mostly ang hardest hit ang Borongan? Borongan po, based naman po sa aerial survey namin kanina, hindi naman po gaanong nasiraan in terms of in terms of aerial view, wala kami masyadong nakitang mga kabahayan. But gagawin po namin ito ng rapid damage assessment analysis para magkaroon tayo ng talagang assessment doon mismo sa ground. Kasi kung nakikita namin doon sa aerial survey, may mga areas na affected pero less yung nakita namin doon sa Borongan. Again, hindi ito magiging toro na unless magkaroon kami ng rapid damage assessment analysis na i-deploy namin in the next days. Ray, so far baka ilan lahat ang mga pamilya na nandiyan sa evacuation center natin? Ang recorded natin as per DSWD based sa report nila kahapon. Kasi medyo nahirapan pa tayong magka-contact 25 kahapon buong araw. Right after ni Ursula, nag-run out na wala na rin signal. And then, kahapon din, buong araw. Until now, wala pang kuryente, pero bumalik na po kagabi yung signal ng telcos. So, as of this time, meron tayong, yung cumulative na report ng DSWD is 21,806. Pero ang natili na lang ngayon, as per report, as of December 25, is 18,216. Okay, nakabalik na yung iba sa kanilang bahay, ganun ba? Opo, nagsibulikan na po yung iba sa kanilang mga kabahayan. And mayroon po tayong affected na totally at saka partially damaged houses based on record as of December 26 today. Meron tayong totally damaged houses na 1,445 and partially damaged houses na 7,234. At again, this might increase considering na
nagsisinitingan pa lang po yung mga reports and considering na kakailaw lang po. Yes. Okay. Ray, kung sinasabi mo... Well, I mean, kababalik lang po ng mga... hindi pala kakailaw. Kababalik lang ng communication dito sa region. Yes, okay. Communications, pero yung ilaw, no? Kuryente Senyor, wala pa. Wala pa. Lahat so, ng mga provinces po ay brought up. Mm-hmm. Yes, pero sabi rin ng Department of Energy ay sisikapin nilang magkaroon ng ma-restore yung kuryente bago magbagong taon. Mm-hmm. But going back to... Actually, nakikita naman po natin na talagang busy-busy yung ating mga electric cooperatives para pag-company, pag-rehabilitate ng mga... natumbang mga poste. Yes, may mga areas pa still until now underwater, Ray? Hindi na masyado kasi hindi naman masyadong madami yung pabuhos na ulan. Bulan, oo. Oh. Okay. Pero paano ngayon? Sabi mo kanina 1,445 mga bahay, total damage ito, no? So ibig sabihin, it's very impossible na matirahan pa ito. Ray, paano sila, saan sila uuwi ngayon? Saan sila titira? Ngayon, sir, kinukup-kup ko sila sa mga evacuation centers. Yung iba? Oo. Yes po. Yes pero yung iba, iba po ay lumipat po na sa kanilang mga relatives. Ah, relatives. I see. Yes po. Okay. Ganun ang ginawa na lang talaga, no? Oo. Okay. Okay. Sige, Ray. Maraming salamat. Thank you for your invitation to our call. And siguro from time to time, kung meron kayong importanteng announcement, tumawag po kayo sa amin sa DWIC. Maraming salamat po. Ray, daming salamat. Salamat. Thank you din po sa pagbigay ng oras sa Office of Civil Defense. Okay. Mga kaibigan, si Ray Gozon, ang officer in charge ng OCD sa Eastern Visayas. Ayan. Alain mo yun, senyor, di ba? Parang Paskong-Pasko, parang minsan magkakaroon ka ng self-pity. Wala ka magagawa. Pero talaga binagyo ka, wala kang bahay, bumabaha, wala kang makain. Instead yung iba, nagno-noche buena, di ba? Masarap ang pagkain. And yet, they're still complaining. Ikaw ba, nagko-complain ka pa sa buhay mo? Sino ako? Ikaw, oo. Wala ka na iko-complain. Made na made ka na eh. di ba? Ibig sabihin, di ba, senyor? Wala nang, you have so much to thank for. Kailangan nagpapasalamat naman. Pasalamat na. Lagi tayo magreklamo. Kaysa magreklamo, magpasalamat. Yes, ito lang opportunity. Dasal, sabi nga. Dasal. Oh. Yan ang mga pinaka-importante sa lahat ngayon. Oh. Ang dasal. Dasal. Yan. Talaga, ako, importante talaga yan. Alam ko namang madasaling kang tao di ba? Kaya ka na wala ng isang linggo dahil talagang nagsasal ka ng mataitim, di ba? Nag-concentrate tayo sa pag-ano. Oo. So, yan po. Sama natin sa panalangin natin siyempre yung naman. Mga kababayan natin na naapektuhan ng Bagyong Ursula, especially sa Eastern Visayas. Tama. Okay? So, oras po natin, alas 4:56 ng hapon. Alam mo, kanina, senyor, maganda rin sana makuha itong si ano, pero masyadong mailap. Hindi natin makuha. Ano lang mga... Si Congressman Salceda. Medyo baka na. Baka muwi na. Joey. Baka na sa Bicol. Okay, sana kung meron nakikinig, maganda sapagkat merong balita na New Year, bagong taon, bagong mga buwis. Sasalubungin, ha? Sasalubungin sila ng bagong buwis! Yes. Bagong taon, bagong buwis! Yun. Ang sakit naman nata yun. At sino ang magpapabuwis? Yung congressman na binabanggit ko. Kaibigan natin to eh. Sino si Joey? Ang galing nito, si Joey Salceda. Siya ang magpapabuwis. Isa siya kasi committee niya, House, Ways, and Means Committee. Kaya pala, pinagkukunan ng pera. Wala naman siya magagawa kasi siya ang chairperson eh. Saan naman naman kukunin siyempre yung pera? Sa buwis. Kaya ito ba, maituturing yung magandang balita at magandang salubong for 2020. Ayan. Tatanungin mo ngayon, senyor, ano-ano ito mga bagong bills na ito? Ayan. Under na committee ni Joey. Approved na ba? Hindi ba? Propose pa lang. Ongoing ito. Hindi ba ito? Ipopropose pa ito. Number one, sabi niya, dapat madagdagan 5% license fee. License fee sa mga Pogo. Okay. Ayan. Ang Pogo, pinag-inita niya. Okay lang. Kung Pogo, mas okay lang yan kung Pogo. Diba? Pogo. Maraming pera sila. Hindi, isipin mo, nagsusugal lang yan. Oo. Maraming pera. Di, yan ang kunan mo. Oo. Tinatapon lang ang pera eh. Yun nga, maganda nga. Kasi nga, di ba, may sinasabi... Dito na itapon sa amin. Ayan. No, sa taong bayan. Sa taong bayan. Para magkaroon ng project. Ayan. Yan ang una. Pangalawang pagkukunan, dodoblehin yung road user tax. Yun lang ang masakit. Ikaw, damay tayo. Damay tayo dyan. Damay tayo. Buti ko lang.
pati yung mga jeepney driver natin na what? Yung mga taxi na meron sariling taxi. Oh. Bakit eh, bakit yung mga nagta-taxi ngayon hindi naman natural ng mga ano yan, mga kumpanya yan. Oh. Mga sa kanya-kanya na mga taxi ngayon na binibiyahe diyan. Ano lang sana natin pag sinabing road users tax, yung bus mo nagagamit sa aspalto ng kalsada, yung daan, di ba? Yung mga road signages, yung mga stoplights, lahat ng pwede na ito dapat doon sana nakatuon. Road user's tax diba? Syempre. Ginagamit natin yung daan eh. Mm-hmm. Eh, ang tanong eh, doon nga ba napupunta? Dapat ang pinakamahal na singinin dyan, yung truck eh. Yun ang sumisira ng karsada, yung mga trailer. Yung mga lekat na truck na yan. Oo, diba? Ang bibigat nun eh. Eh, pero marami rin sila reklamo doon sa Bible ko. Sabi nila, lagi na lang daw sila hinuhuli para wala silang ginawang ano. Minsan, itigigess natin yung mga truckers sa association. Sige, mga truckers sa association, diba? Number three, senyor, ang pagkukunan, sabi ni Joey Sanseta, new mining industry. Yung ayan, yung mga nagmimina. Mayaman naman yan eh. Ha? Mayaman naman yan. May pera naman yan. Baka magalit sa'yo si MVP. Sino? Si MVP. Eh, may pera nga may eh. May pera. Basta may pera naman. Oo naman. Okay, may pagkukunan naman eh. Yan ayan yung eh. Ano eh, esensya ng tinatawag natin na progressive taxation. Actually nga, those who earn much will pay more taxes. Yun ang dapat. Kasi, yung mining naman, actually nga eh, parang kamukha lang yan ng isang bagay na hindi mo naman yan ipinreduce eh. Oh. Nandyan na yan eh. Oo. Nandyan na yan eh. Ilan mo na, develop mo lang yan eh. Mm-mm. Diba? Ayan, pangatlo na yan. At yung pang-apat, buwis para sa mga single use na mga plastics. Plastic materials ito. Ayan, so, matagal na yan ha. Ito siguro tataasan ito in a sense na para at least kukunti na lang gagamit ng mga plastic materials because it is bad for the environment. Ayun. So we will go para up. Sigarilyo na rin. Para na rin. Lalagyan so, na rin nila ng apat ito kaya gusto nating makuha ngayon. Kung yung apat na raw na yan, masunod yan, alam mo, kikitain ng gobyerno. Magkano? Senyor, for the first 1 to 5 years, 492 billion pesos. Billion? Billion. Ba? And this will fund itong mga infrastructure program. Ayan. Yung build. Okay. And humanitarian development for humanitarian development under the Digong administration. Ayan. Sige, tingnan natin kung anong magiging epekto niyan. Parang ang bigat nito, no? Sis Mariosip, sinalubong agad tayo ng buwis. Kasi yung kikitain lamang dun sa ano, yung motor vehicle user's charge, yung sinasabi ko kanina, senyor, 236 billion. Magkano kayo magkano ibabay natin sa ano sa rehistro niyan? Sa rehistro yan. Oh, sa rehistro yun. Sa gaano gagaling ito sa rehistro? 11 million vehicles sa mga ano, tayo mga Pilipino, 11 million. Pagkatapos bago ka magparehistro, dadaan ka pa doon sa tinatawag na checking na sasakyan mo. Marami pa yan. Ah, dami pang dadaanan, di ba? Oh, yan. Tapos yung Pogo, kikita ito ng 213 billion. Wow. Oh, ito naman para sa public school. Okay? And then yung sa kalusugan natin, wala ba? Sa kalusugan? Oh, syempre, importante. Wala din. Eh. Wala yung sa mining, kikita siya ng 20.6 billion. Mm-hmm. Ang laki, di ba? Malaking bagay yan. So, well, ito ho, ang proposal. Ito ang proposal ni Joey Salceda bilang chairman ng House Ways and Means Committee. Mm. So, gusto sana nating makuha, ma-explain natin ito. Sino bang counterpart niya sa Senate? Si I think si ano si Senator, kung di ako nagkakamali, si Senator Win Gatchalian. Si Win Gatchalian ba? If I'm not mistaken. Hindi siya, no? Ah, oh, sige, tama siya na. Si Win Gatchalian. Tama siya na. Okay, so ito, mamaya pag-usapan pa natin, sana makuha natin sila para at least maliwanag. Kasi noong nakaraan si Angara. Maganda rin sana makuha si Senator Angara because siya ang chairman ng budget. Mm-hmm. Senate Committee on Budget siya. Okay? So 5:01 in the afternoon. Oy, magbabalik na tayo. Sandali lang. Magpapaalala muna po kami at dito pa rin sa Balatuntunan ng Teka-Teka, alas 5:02 na po ng hapon. Teka-Teka, alas 4:30 na. TWIZ. Teka-Teka, alas 4:30 na. Kinakain ko, hindi putok ha. Paputok, hindi mo paputok ito, hindi mo paputok. Uy, masarap ha. No, mabuti ba ako kumain masarap. Kayo ng putok kaysa kayo magpaputok? Kaya lang, alam mo, pinakain mo ko, senyor. No. Wala ka, meron kang pambara, wala ka namang panula. Naubos na. Naubos. Mark. Mark. Muti na ko narinig tayo ni Mark. Lagi mo kayo ng makapagsalita. Naku, pasensya na ako kayo, mga kaibigan. Kumakain ho siya ng putok. Ayan. Mm-hmm. Kasi yung pinag-usapan namin yung paputok. Hindi naman putok sa kilikili, senyor, ha? Ibang klaseng putok yun, ha? Mga kaibigan, welcome po sa ikalawang bahagi ng ating programa, ang Teka-Teka ngayong araw po ng
Huwebes! Today is Thursday and tomorrow is Friday and today is December 26. Pasko pa rin para sa atin, di ba? Mahaba yan, hanggang ano pa yan, hanggang January 6 pa yan. Tagal yan eh. Senyor, siguro, bigyan mo akong pagkakataon, babatiin ko lang ito ang kaibigan, si Jolly Ting. Kausap ko siya nung sa ka-text ko at binati ko. Parang Jolly, Merry Christmas and Happy New Year. Yung aking gobernador dyan sa lalawigan ng Rizal, si Governor Rebecca Nini Inares. At kakigob ito Inares. Magandang hapon po sa inyo and Merry Christmas and Happy New Year. At si Tyron, protestante, Mark Tyron, protestante. Mike? Yan, okay. Oo. Nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon. Tyron, happy birthday. Mm-hmm. Okay, may babatiin ka ba? Wala. Ay, diyan, sila Jimmy at saka si Edith De La Cruz. Ayan, yun naman na natin binabati. Ikaw na. Nasa linya pala natin ngayon si Senator Richard Gordon. Ayun. Okay, at para malam... Wala pa. Tinatawagan pa lang natin. Kinukontak pa lang natin. I think si Senator Gordon is in a meeting, no? Okay. Yeah. Anyway, gusto ko lang ito, nais ko ring batiin pa, no? Ito sana pinakukuha din natin ngayong hapon, pero nasa abroad pa kinukuha yung award. Nasa New York. No, sino yan? Aba, si RSA. Kilala mo ba si RSA? Oo naman. Diba? Si RSA, si... Siya pa yun, siya nasa ano yan, ha? Naka isa sa mga napili. Sige mo na, si RSA, sino? Siya po ang presidente ng San Miguel Corporation. Ang galing. Okay, siya ang COO, no? CEO. Chief Operating Officer ng San Miguel Corporation. And for the first time, partner... nagkaroon ng award ng Pilipino sapagkat ito yung Bloomberg 50. Bloomberg. Oo, Bloomberg 50. Bihira yan, ha? Ang Pilipino? Top, ang Pilipinas? Top 50 individuals worldwide. He got the award. He is a recipient of the Bloomberg 50. So, kasama niya ito. Ito, nabasa ko rin. Binili ko nga ito. Ayun, Person of the Year Time. Siya nakalagay? Oo, si Greta Thunberg. Thunberg naman. 17 years old dito itong bata. Yan din ang kasama niya. Yan ang kasama niyang kukuha ng award. Ito naman sa sektor ng kabataan. Ayan. Pero siguro kung tatanungin mo, kaya maganda, alam mo ba, next year tatargetin natin to. Papuntahin natin dito. You know? Si President, si RSA, Ramon Ang. Para ma-interview natin kasi... Maraming proyekto yan, ha? Nee, kaya nga ito. Si RSA was cited for diversification ng kanyang business. Ng business ng San Miguel Corporation mula sa pagkain, beverage business, tapos ginag-form niya into a conglomeration of business. Napakarami, which is turned into infrastructure, power generation, oil refining, cement, and property development, etc. So, tatanungin natin siya. Bago natin ituloy, nasa linya na po si Senator Richard Gordon, Chairman and Chief Executive Officer ng Philippine Red Cross. Magandang hapon po sa inyo, Senator. Magandang hapon, Senator. Sino ba si Mon dyan? Ito po si Mon Ilagan. Ako po naman si Ray Pacheco, si Senyor. Kamusta na kayo? Nako, mabuti naman po, Senator. Ito ho, Paskong-Pasko, alam ko, nagtatrabaho kayo. Kamusta ho ba? Assessment, Senator, bagyong Ursula, alam ko kung nakatutok po kayo dyan. This is, ang tawag ko dyan, sleeper. Sleeper? Sleeper, ha? Credit S-L-E-P-E-R or S-L-I-P-P-E-R. Nalusutan tayo o nakatulog tayo because we were told mahina itong bagyo, tapos magpasok dito, naging typhoon. Malakas pala. So the rule now should be, pag kami bagyo, talagang eksagerado tayo. Maghanda tayo, lumikas ka agad para hindi tayo tatamaan. Tama. Ano po assessment niyo? Katulad na nangyari sa Rojas, basa-baha sila sa President Rojas. Okay. Tapos sa coastal area, iba lahat. And again, the rule is, if we don't learn, we will keep repeating it. Nasa tabi tayo ng dagat, magdating ng bagyo, gibala at yung bahay natin. Ibig sabihin dito, Senator, upon your assessment, mukhang caught in the act po tayo, especially mga LGUs. Nagkulang ho ba sa pag-aanda? Ganun ba yun? Hindi naman lahat, pero siyempre, alam mo, yan ang mahirap pagka 3-year term mo, nung mayor ka naman, di ba? Apo. Dapat mahaba-haba ang term mo para hindi ka natatakot sa gumawa ng hard decisions, di ba? Yes. Ito kailangan nyo gawin. Magalit na kayo sa akin. Kung sila ako iboto, kailangan gawin para maligtas kayo, di ba? Ganun yung dapat eh. Eh, hindi ginagawa. Kaya, dapat, pag nasa tabi ka ng dalampasigan, kung papalipati mo sila, dapat may magbabantay ng bangka nila. Yan ang problema. Kaya dahil ayaw lumipat, yung hanap buhay nila nasa tabi, baka nakawin yung motor, nakawin yung mga gamit, di ba? Yes. So, dapat ayusin yan. Isa pa, another lesson, yung mga poste natin dapat mas matibay. Okay. Yung standard natin, hindi bumabaksak sa kalye.
Yan ang parang sa akin namin ang ulo. Kaya papapakita ko sa inyo yung mga litrato namin sa Iloilo. Mm-hmm. Naglilinis kami ng mga poste. Ganun rin doon sa Bicol nung 2 weeks ago. Naglilinis kami ng poste, saka ng puno, mga Red Cross volunteer. At saka dapat yung mga bahay, gumawa na ng national design, hindi na bahay kubo. Okay. Pero ibang puro bansa na yung bahay. Na. Mm-hmm. O tingnan nyo sa mga bahay. Pumasa ka yan o, A-frame. Pero sa atin, kung malapit ka sa bundok ng pinatubo, limbawa, A-frame rin dapat ang bahay. Mm-hmm. O dapat may stilts ka kung binabaha ka, dapat, katulad ng araw, may stilts ang bahay. Eh, kailangan magkaroon ng disenyo ang ating gobyerno na mga bahay na pwede lang tulungan yung mga taong tipit para ang bahay na tipit palaging para silang umiikot sa disaster and poverty. Yes, diba? So, hindi may iwasan. Now, if we talk about what happened here today, the last 2 days, eh talaga una-una, bakasyon, nagkasalantaan doon sa mga pier. Mm-hmm. So now, nandito kami sa Red Cross, palagi naman kami nagbibigay ng hot meals dyan. Sa dami, hindi na namin magampanan doon. No? So dapat talaga, meron talagang pagkaganyan. At nagsabi ang Coast Guard na, wala muna ang lalawig, ay dapat meron tayong mga hinahandang mga palingkuran, may mga blanket na doon para sa mga tao, para hindi naman sila naiibrit. At saka dapat may pasabaw kahit na paano, dahil kumisa tama lang yung pamasahe para makauwi. Diba? Yes. Uh-huh. Senator, ano assistance sa Red Cross? Ano pong naitulong po ng Red Cross doon sa mga kababayan natin na naapektuhan noon ng bagyo? Doon sa mga pier, nagbigay na kami. Ilang mga pier, hindi naman namin nakaya na lahat. Sabaw, hot meals, at doon sa mga evacuation center. Mm-hmm. Mga assistance namin ito, nakikita ko yung mga litrato ng mga tao ko, naalis yung mga puno sa Iloilo, no? Mm-hmm. At pagkatapos, dito sa mga naglalabas na kami ngayon ng non-food items, ano yun? Mga tarpaulin, okay. Sleeping kits, no? Mosquito nets, blankets, plastic mats, tapos pati hygiene kit. Dahil siyempre, kung tingnan mo yung mga litrato ng bahay, gibalat, wala na sila. Dapat kahit naman paano, meron silang tulugan, meron silang bagong tent na pwede nilang lagyan yung tarpaulin, kung may poste pa, makasilong sila. Yes, yes. Ginagawa rin ng Red Cross, mga bata, lagkakaroon tayo ng mga psychosocial support, no? At trauma sila, eh. Wala na yung bahay nila, so dapat mayroong kumakausap sa kanila, ginagawa ng Red Cross yan. I see. And then, of course, bukod sa hot meals, lalabas na rin yung ating hygiene kit, may limang tuwalya sila, may limang labakara, meron silang mga toothbrush, meron silang toothpaste, may sabon sila, may Tampax, may Kotex, may lahat, kompleto, para sa ganun, they feel that they're coming back into life again. Right. Na meron silang sariling gamit. Importante so, yan, no, Senator? Hygiene kit talaga. Importante yan. So, sipin mo, kung magluluto ka pa, kaya kami nag-hot meal, saka kukuha ng panluto, panggatong, lawagahan ka pa, di ba? Okay. Senator, Senator Gordon, dahil po sa mga nakita niyo mga sitwasyon na ito ngayon, talaga po bang, ibig sabihin, talagang kinakailangan natin ituloy na talaga yung departamento ng disaster department? Parang ganon? Alam mo, that's begging the question. We do have a civil defense and we do have the NDRMC. NDRMC. Yes. NDRMC. Alam mo, ang talagang bulwark natin ang military. Okay. Ayan na lahat yan eh. Military, police, mga lahat yan, Coast Guard ginagamit yan. Mm-hmm. Pangalawa, local government. No? Okay. So why will you create another department? Yes. Nandyan na yan. Ang kailangan lang natin is yung mga preventive training, yan ang kailangan natin. Okay. Na magagawa naman ng local government. Maganda rin kanya-kanya kasi you cannot have one size fits all. Yes. Diba, sa tabi ng dagat, ano ba talaga ang rule natin? May enforce ba ng bagong departamento na paalis sila at yung tao sa tabi ng dagat? Yun nga lang, mabigat yan. Diba? Halimbawa, yun ba sa President Rojas ngayon, binaha sila bigla. Nanghihingi sila ng pera para magawa yung kanilang mga dike doon para hindi sila bababa. No? Meron na 60 million sa civil defense. Tatawagan ko nga ngayon para i-release na para baka mamaya maulit na naman, bahan-baha sila. Mm-hmm. Hanggang bubong ang tubig doon eh. Nako, talaga pala. So yun ang nakausap kay Mayor Karina. Senator, para kung itong possible creation ng Department of Disaster Management, parang magkakaroon ng redundancy ng mga parang functions ng agencies. That's correct. We already have,
You will create another bureaucracy. Ayun. Kailangan natin lahat ng pera. Ang dami natin. Naglilibre tayo ng paralan. Mm-hmm. Naglilibre tayo ng gamot. Uh-huh. Diba? Gumagawa tayo ng mga ospital. Gagawa ka pa ng bureaucracia. Parake. Senator, that will lead now to my next question. I think sometime January pa, January 20 pa mag-o-open ang session. Uh-huh. So yes. Ano ang priority po ninyo? Ano, what's the priority of the Senate once the session is, you know, has been open? Oh, maraming open. Priority yan. Yung budget is a priority. Nalagay na yung mga taxes dyan, no? Okay. Para may pambayad na. Kukulangin tayo doon sa PhilHealth, no? Uh-huh. Okay. O, yan yun, no? Tapos, yung well ako priority ko yung blue ribbon, no, lalabas na yung GTTA. Yung sa mga preso, no. At napas na namin yung batas na nagdagdag ako ng preso. Yes. Kami nila Senator Soto, kasama kami sila Senator Subiri, napasa na yung batas na dagdag ng preso. Yung Muntinlupa ililipat na natin sa iba't ibang mga lugar ng ating bansa. At talagang para sa ganun talagang hindi na pwede yung mga nagbabantayan na sila ng husto. May CCTV, may digital technology. Alam mo kung nasa naroon yung preso at all hours. Tama? Okay. So magiging regional na, Senator. Hindi lang yung Muntinlupa, nakasentro na lang rito. Kung magbasa, Visayas, andi dito rin sa Muntinlupa. Oo, lang dito rin sa Muntinlupa. Actually, regional na eh. Meron tayo sa Palawan. Meron tayo sa Blayan. Meron tayo sa Leyte. Sa Davao. Pero tayo, hindi na pwede. Kinulong mo lang yung tao. Pag may mga policies na kailangan bandang para Senator? Yes, yes. Senator, medyo nawawala po kayo. Nawawala po kayo. Konting piit lang po, Senator. Okay, ayan, okay. Sayang po yung sinasabi nyo. Maganda po yung sinasabi nyo. Sige po, pakiulit nyo lang. Hop, teka, na ano na yung... Ayan, baka tumatakbo siguro si Senator. Nawawala. Nasa opisina na si Senador eh. No? Nagkakaroon ng ano eh. Nagkakaroon po ng intermittent po yung ano niyo. Pagdating niyo po rito. Okay. Can you hear me? Can you hear me now? Yes. Apo, ayan, yes, po, ayan, yes, po, ayan, yes, po, ayan, okay. Malinaw na po. So, yung mga presyo na yan ngayon, magkakaroon ng high technology. Okay. Kailangan nag-aaral yung mga magpapatakbo niyan. Mm-hmm. No? At hindi basta kahit sino magkakamag-anak lang, ilalagay mo, anak ko, tatay niya, gwardiya. Ngayon, anak niya, gwardiya. Okay. Hindi pa diyon. Dapat talaga, you know how to handle prisoners. No? Uh-huh. Eh, siguro that would lessen, well, the allegations of corruption, yung drug trade inside. That is one of the most graft-ridden agency in the country. Kakaya, no? Then, kayang-kaya mo yung tao dyan, eh. Ngayon, no, yan. Senator, are you aware? Hindi mo bibigay sa'yo dyan. Senator, are you aware na yung ibang empleyado ho yata mukhang they're raising up arms against si, ano, kay Bucor official, eh? Tito ba siya Bucor official natin? Hindi ko pa naririnig yun, pero ang pagkakilala ko sa kanya, may pizza firm. Aha. At syempre, kung mawawala yung negosyo nila, lumipad na lang sila. Then, hindi na dapat ang negosyo dyan sa... Sa Bucor. Nakakahiya ho tayo. No? Senator, you have mentioned... Yung BJMP rin, dapat ayusin dyan. Dahil standing room palagi lahat dyan. Ayun, right. Yun po. Sinabi nyo pa, yun ang pinaka-importante nga pala. Yun ho, maganda sa akin. Kaya puro pigsaan dito, pigsaan doon. Ayan. Tama. Senator, meron akong pinapas ang bill galing sa Supreme Court, yung Philippine Marshals. Parang kung may US Marshal, may Philippine Marshal, para yung mga judges hindi na napapatay basta-basta, no? Uh-huh. At saka yung mga warrant of arrest outstanding, mahuhuli, hindi mo iniiwan sa police, maraming ginagawa ang police. So mga marshals, pwede lang hulihin yung mga sumisibat na hindi nakikita. Senator, going back lang, maiano ko lang kasi maganda ho yun, siguro sana maumpisan ninyo sapagkat when I was the sitting mayor, ngayon ang budget yata, alam namin, parang 20 o 25 pesos lang yata per head dun sa mga inmates. That will cover breakfast, lunch, and dinner. Eh, saan ho aabot yun, Senator? BJMP, no? Opo, maganda sigurong masilip din yun, Senator. Nasilip ko na yan, 39 pesos, breakfast, lunch, and dinner sa Muntinlupa. Medyo kawawa naman ho yun. Pero ang budget nila, 75 pesos, ha? Aba! Make up pala? Ayan. Ayan pala. Ayan pala yun. Hindi pala yun. Nawala yung kalahati, eh. Nawala? Okay. Aba. Mabuti naman pala talaga na busisi. Mabuti na busisi nyo lahat yung senador, ha? Lalabas na dyan. Yes, isa pa ho. The other one that I recall, Senator, yun hong report ninyo sa Senate Blue Ribbon Committee, tapos na, what happened now to the case of the PNP chief Albayalde, the former PNP chief? Ayan, yun nga pala dyan. Na-retire na siya, pero...
may mga kaso na doon kay sa DOJ secretary. No? Aba. Okay. Dahil talaga, dapat naghihintay ang tao dyan. Dahil kitang-kita naman sa investigation, hindi na nyo kailangan mamagigabugado patulad ko. Na talaga, hawak niya yung mga tao niya at nilaro talaga yung pera ng mga drug pusher. No? Yes. Nila. Okay. So, paano po yung ano, dapat, Senator? Tuluyan yung kaso kung kailangan. Pero mas mablay ko, madidisappoint ang tao pagka hindi kinasuhan. Yes. Oh, kailangan hututukan yun sapagkat nag-create talaga ng mileage dun sa investigation. Pero nakuha niya ho ba yung kanyang retirement fee, yung kanyang retirement benefit? Kaya nakukuha niya yun. Dahil wala pang kaso. Wala pang kaso. Pero pag na-convict siya, pababalik niya yun. Ah, ganun po pala yun. Pababaliwala rin pala kahit na tumatanggap siya ngayon kung makakonvict siya. Okay? Right. I see. Okay. Okay, Senator. Senator, maraming salamat. Salamat time, po. Alam kong busy ho kayo dyan at mag-ingat po kayo sa pagka-monitor ho ng mga naapektuhan ng mga kababayan po natin. Magiging nyo ito, mag-merry Christmas at happy nyo yung mga staff ko dito sa Red Cross at dito kami sa Operation Center. 1, 2, 3. Merry Christmas! Salamat, salamat. Salamat po. Salamat, Senator. Salamat. Thank you for joining us. Ito talaga. Trabaho pa, trabaho pa rin. Alam mo, pag nag-mayor ka talaga, ano, ang bilis ng decision mo, ang bilis, no? And ibig sabihin, lahat, ano? Kung nga pala, nagsimula nga pala sa pagka-mayor yan. Nasundan ko yan, sa Olongga po. Ang bilis talaga. Ibig sabihin, magagamit mo talaga yung resources. If you are a really working executive. Tama yan. Ng gobyerno lalo, ha? Okay. Magbabalik po kami. Sadali po namang. Teka. Alas 4:30 na. Teka. Alas 4:30 na. Okay, bate tayo. Bate at Donyo Alegre Gados. Hello. Mayroon po sa lahat. At si Wilma M. Aquino. Hi. Alas 4:30 na. Hanggang ngayon, di pa ako tapos maglaba. Ang hina ng tubig. Ang malakas naman ng ulan. Yan, sabi naman ni Wilma Aquino. Cherina Madrid Matsuyama from Japan. Yan, si Nestor De Leon Sr. Good afternoon, watching Senor Ramon and Ray. Watching from Doha, Qatar. Yan, si Vincent Lu Mendoza. Love you. Si Dizel Bisorde pa to. Hi, sir. Mon. Okay na naman ka tato. Hello, Lizelle. Ayan, si Lizelle. How are you? Merry Arlen Christmas. Silos, hi po, Mayor and Senor belated. Ayan. Yolanda Inong, buenas tardes, Senor from Hong Kong. Ayan. At Vincent Lu Mendoza, love you. Aldin Ignacio, love you. Yuli Toltol, good afternoon, mga idol. Ray Tolentino, hi. Hi, Mayor. Ayan, si Ray Tolentino. Tingnan muna, bakit ano, ang daming ano, nang sasabi sa'yo, I love you. Parang ang daming hindi, kasi binabasa ko lang yung ano, yung tatlong puso, hindi I love you. Ang ganyan, Mayor. Ano, tatlong puso, kaya binabasa ko, I love you. Isa naman, I love. Dalawa lang ang puso, Dalawang puso lang, di ba walang you. I love. Ewan ko sa'yo. Ay, pero taga muna. Going back to the assessment, yung sinasabi ni Senator Gordon kanina, no? So, he found out, despite of repeated announcement natin, parang mukhang yung ibang ano LGUs hindi na ipatupad yung preemptive evacuation. Yun ang nakita niya. Tapos pangalawa, hindi nila in-expect na ganun kalakas. Lalo dun sa mga nandun sa coastal areas. Dun sa mga low-lying areas na matigas ang ulo nila. So, siguro ang doon nila doon, ayaw nilang umalis, mawawala yung gamit nila, baka manakawan, etc. Ano magawa natin? Ganyan ang Pinoy. Maharimonan kung tawagin na ba? Yung hamon na. Basta yung ano, what will be. Que sera. Tayo, lagi. Pero isang maganda doon, nagkaroon ng parang ano, yung parang sinasabi niya, magkaroon na lang ng national design ng bahay. Ayan. Gusto pwede niyo, kaya ito isa batas. Yung hindi ko alam. Yung itanong natin, di ba? Lalong-lalo yung mga nando sa mababang lugar na matibay talaga. Matutuloy ba yung Department of Housing? Sa Department of Housing, kung talaga matutuloy yan. May NHA na. May NHA. Kaya nga. Ang dami na ng departamento. Di ba pinapropose din yung Department of Housing na yan? Ayan.
Ang dami talaga pinoprayan na inaano talaga tayo. Department of Housing. Yan ang inaano. Eh di ba, may National Housing Authority na eh. Na siyang nagtatayo eh. HLURB. HLURB. Sinabi mo pa. Di ba, ang daming departamento under the housing. Mm-hmm. Di ba? Kaya magdadagdag pa raw tayo ng ano. Hindi yun. Eh dapat talaga, siguro maganda nga yung sinasabi niya na magkaroon na lang ng national design ng bahay. Ayan. Yung standard. Ayan. Siguro yung itsura, na, yung look. Na, dahil nga, yung mga... Yung look, no, magkakaiba. Pero yung strength noon, yung pundasyon noon, dapat may sukat. Siguro, kung saan yung mga ba, ang mga lugar ay medyo talagang typhoon front. Ayan, yung laging binabagyo. Yeah, para ka mukha sa ano, sa... Region 5, Camarines, sa Batanes. Camarines, oh, dapat yan. Diba? Sa Banawe. Quezon. Ay, para sa Banawe. Banawe. Banda ng kotse yun eh. Anong Banawe? Hindi lang mga kotse yan. Alam naman, Banawe Rester. Mga spare parts. Baka bilhin na spare parts yan. Anyway, alas 5:30 na po. Talaga yun si kumpaling Rayo. Doon sa ano? Saan? Saan? Batanes. Sinabi ko na nga Batanes. Sa Batanes nga eh. Batanes. Oo, Batanes. O, pumasok sa akin, Banawe. Mga typhoon prone areas in Region 5, Camarines, di ba? Sa Quezon, di ba? Yan. So, meron pang isa somewhere. Na ibahin nila ang design ng bahay dyan. Oo, tibayan. Maganda yun. Maganda yung ano na yun. Anyway, Paganda proposal yan. Baka palagay ko, baka next year eh, hindi natin alam ha. Mm-mm. Isa sa mga proposal na gagawin yan. Hindi natin alam. Anyway, sana naman, at patuloy yan. Oo, paalam na tayo, senyor, kasi alas 5:30 na. Mm-hmm. So, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa pakikinig sa programang Teka Teka. Ito po sa inyo, Imbon Ilagan. At siyempre po, sa loob ng ilang buwan na tabay tayo? October, November, December, halos tatlong buwan po tayong nakasama po ninyo ang palatuntunan ng Teka Teka. At siyempre, magtatapos po ang taon. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa walang humpay ninyo at walang sawang pakikinig at panunod sa amin. Ngayon may panunod at pakikinig sa atin. Lalo-lalo na po sa mga kababayan natin sa buong mundo at sa buong Islas de Pilipinas. Muchas gracias! Bye-bye! Ang tamayanan po lamang sa loob ng ilang sandali, si Edwin Eusebio, ang walang kaparis na balita na serbisyo pa! Teka-teka! Alas 4:30 na!